Magandang umaga po sa inyong lahat at live na naman ang nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong unang araw na naman sa linggong ito, June 5, 2023, araw nga ho ng Lunes. At narito na ang magiging lagay na ating panahon. Narito ang ating latest satellite images. Makikita ho natin na southwest monsoon o hanging habagat pa rin nakakapekto, particular na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, at dalawang another na mga weather systems pa ang nakakapekto dito sa malapit po sa ating bansa. Meron ho tayong low pressure area nandito sa may labas ng kanlurang bahagi ho, ng ating bansa. At ito po yung ating patuloy na minomonitor. Sa ngayon naman, mukhang malit pa naman yung chance na ito'y pumasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Samantala, isa namang cloud clusters yung minomonitor din ho natin sa kasalukuyan. Mas ito po in-expect natin na maaring maging low pressure area at pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy natin itong imomonitor. Posible ho kasi ngayong araw o bukas, ito yung maging ganap na low pressure area. Ito po nga cloud cluster na ating binabantayan. At samantala, makikita din ninyo, malaking bahagi pa rin ating bansa ay makararanas ho ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Kung maalala ho ninyo, last week, nagsimula na ho yung panahon ng tag-ulan. Particular na itong tag-ulan na to dito sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Kaya mas mapapadalas pa ho itong mga thunderstorms or yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gawa ho yan o dulot ho yan ng southwest monsoon o hanging habagat. So ito nga ho natin ang inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita ho natin malaki yung chance na ng mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Palawan kasama dyan yung Kalayaan Group of Islands. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Maulap yung panahon no, sa araw na ito dun sa bahagi ito na ating bansa. Sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama pa yung Kamaynilaan, inaasahan din ho natin yung mga isolated naman o mga pulupulong pag-ulan, pagkidat, pagkulog. Kadalasan ho, nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Minsan ho, madaling araw. Kaya ho, lagi ho tayong mag-update sa Pag-asa sapagkat sinasabi ho natin kung saan mga lugar ho makakaranas ng mga pulupulong isolated rain showers and thunderstorms. Dito ho sa Lawag, agwat ang temperatura natin, 25 to 33. Sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 26 to 36. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Calayan Islands naman, nasa 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Ito nga Western Visayas ho, inaasahan natin na magiging maulap din yung kalangitan ngayong umaga na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa nalabing bahagi ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din na mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 26 to 31. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Itong kanlurang bahagi din ho ng Mindanao ay posibleng makaranas sa mga pag-ulan, particular na yung bahagi ng Zamboanga Peninsula. Posible po may mga pag-ulan ngayong umaga sa bahaging ito na ating bansa. Sa nalabing bahagi ng Mindanao, mga isolated din o pulupulong pag-ulan, pagkinat pagkulog ang maaring maranasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31. Habang sa Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman ho tayong nakataas na gale warning. So maaari hong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at malilit na mga bangka. Yun nga lang ho, patuloy tayong nagpapaalaala. Posible ho yung mga pagkilat pagkulog na maaaring magdulot ang mga biglang pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin ho yung kinakailangan, lalo na sa ating mga mangingisda at mga pumapalaot sa ating karagatan. At narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. In the next 3 days ho, sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao, mapansin ho natin mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring asahan na ating mga kababayan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi sa lugar na ito, sa mga lugar na ito ng ating bansa. Dito nga sa Kamaynilaan, yung agwat ho ng temperatura, 24 to 34. Sa Baguio, 17 to 24. Sa Legazpi naman, nasa 25 to 33. Dito ho sa Metro Cebu, nasa 25 to 33. Habang sa Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Samantala ho, yung araw natin sisikat, ganap na 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 ng gabi. Sundan pa rin ho tayo ha sa ating mga iba't ibang mga social media platforms. Doon ho tayo nagpapalabas ng ating mga thunderstorm advisories. Meron din tayong mga heavy rainfall warnings. So para malaman ho natin yung mga lugar na makararanas sa mga pag-ulan, maaari po tayong bumisita, mag-subscribe, mag-follow sa ating iba't ibang mga social media platforms. Sa Twitter, sa Facebook at sa YouTube, at para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon, pumunta lang ho tayo sa ating website bagong.pagasa.
www.usc.gov.ph. At live nga pong nag-uulat mula ho dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed week po at blessed day sa inyong lahat. Maraming salamat po.